Okay, magandang araw. Ano naman ba ang ating i-share ngayon? I-share naman po natin yung kuha or pag-renew ng ating test the certificate. Ang requirement po para sa renewal ng test the certificate natin, base sa aking na-experience nung last week, kailangan po natin i-renew yung ating mga certificate. Yan po yung ating requirement for renew of national certificate, certificate of competency. Noon po kasi nung panahon namin, yung pag nag-exam ka ng TESDA, wala yung expiration. Pero po ngayon, meron na pong ma-expiration yung ating mga certificate, lalo't ito ay certificate na ibinigay ng TESDA, kaya dapat natin itong i-renew. Kaya nung nag-renew po kami, tiningnan ko kung ano ba yung mga requirement. Yan po yung ating nakuhang requirement at gusto ko po kasing i-update yung ating certificate para magamit ko ito sa application ko para sa pag-apply ko. Ayan po, nakita nyo yung ating requirement, certificate of employment at least 1 year. Yun po yung requirement. Kung naka-employed ka na, at least 1 year yung certification of employment natin. 3 pieces of passport size picture studio copy, 1 valid ID photocopy, letter of request for renewal of NC, national certificate po yan, COC, and kahit taro po ito ay handwritten lang. Yan po yung requirement niya. Note, may nakalagay ding note, your certificate of employment for renewal of NC, COC must be related to the NC, COC you're renewing. Ibig sabihin po, dapat related. Kung halimbawa, kung rep and aircon ka, dapat yung certificate of employment mo, rep and aircon din. Kasi kung hindi yun, rep and aircon, maaaring hindi yun tanggapin sa valid sa ating requirement. Okay, yan po daw naman yung mga babayaran sa ating mga pagre-renew. 50 pesos for national certificate, COCs, 100 pesos for renewal of NC and COC. Pumunta po kasi ako dito sa ating renewan para makita ko nga kung paano ko ba ma-update yung ating certificate. Yan po yung kanilang extract payment na kailangan na babayaran mo. Saan po ba tayo pupunta? Kung kagalito po kayo sa amin sa Nueva Ecija, pupunta natin po kayo pumunta sa Palayan. Sa Palayan Business Hub. Yun po yung pangalan ng building sa Palayan. At tinatawag din po itong one stop shop sa Palayan. Andun pa po tinawag siyang one stop shop andun na po lahat, maraming doon po inaayos yung mga NBI at kung ano-ano pa makikita nyo po doon. Yung pong one stop shop niya nakikita nyo sa ground floor, tapos yung second floor naman po nandun naman po yung office ng TESDA. Doon po kayo magtatanong ng mga iba pang requirement. Kung meron kayong katanungan, pwede po kayo pumunta doon. Kasi po, limited lang naman ang naging tanong namin at naging inquiry namin para sa mga update lang ng aming certificate. At ang ating certificate po, kung makikita nyo sa ating mga inirelease ng TESDA, 5 years po ang ma-renew mo yun after 5 years. Kaya kung gusto mo pong mag-update ng iyong certificate, dapat within 5 years, ma-renew mo siya. Kaya po yun isang information na gusto kong ibahagi sa inyo para kung meron kayong certificate ng TESDA, eh hindi po yan for life. Nire-renew po talaga siya. Kaya po mahinam na rin nire-renew kasi kung mag-abroad tayo, kailangan natin ng mga certificate. Katulad ko, dahil dati ko sa abroad, pero iba naman ang naging linya ko, pero gumagawa man ako, hindi yun ang naging trabaho ko, hindi rep and aircon, kaya kailangan ko din siyang i-update. Ngayon, sa mga sitwasyon naman katulad nun, hindi mo nagamit, pwede naman daw magre-reassess pa. Kaya yun ang dapat natin gawin, magpa-reassess. Kahit na marunong ka na sa rep and aircon or sa ibang training ng TESDA, kailangan mo pang magpa-reassess. Okay?
Salamat po sa ating pagpanonood at patuloy kayong tumutok para mabigay ko sa inyo yung mga information na katulad nito na experience natin para malaman ng iba o natin na nire-renew pa pala yung ating certificate. Okay, maraming salamat po sa ating patuloy na pagtutok sa ating channel. God bless us all. Thank you.